Ay, babalikan natin ang season 13 ng MPL. Kadalasan nakikita natin ito sa Rome. But this time around, ay talagang AXP lane is real na si Ruby. But as you said, Chantel, no, si Nathan, this game medyo hindi ko rin na natitripan considering na mapipilitan siyang mag-purify dito considering that you're up against Sorn. Siguro kung normal na Cho lang to, yung Cho na hindi pumiplicker, yung Cho na hindi malayawi, yung Cho sa RG, pwede ka pang mag-inspire. Yeah. This is a Cho na nakita na natin nung game 1 na tumi-TikTok play. So, doon pa lang, minus one resource ka na kaagad. Oo, napakita sinabi mo na kasi last defense nga nila, kitang-kita nag-purify, bumalik lang siya sa base, tapos pagbalik niya, wala na yung makakakampi niya. Oh, at ngayon, makikita na natin kung sweep na naman ba ang matutunghayan sa pinakaunang serye o makakabawi ba ang Twisted Minds. Pupunta na tayo sa casting desk kasama ang ating caster na si Renmar at Brigida. Kayo na to. Maraming salamat muli sa ating panel at tamang-tama ay sabik-sabik na nga tayong masaksihan ito dahil signature Ruby lang naman ito ni Sepat na ginamit niyang paulit-ulit nung wildcard kaya ng aming napag-usapan kani-kanina lamang at ngayon ay masasaksihan na nga natin kung makukuha nga ba ng homeboys muli ang isa na namang 2-0 or kung papantayan ito ng Twisted Minds. Mukhang delikado dito yung Twisted Minds ha kasi pretty much the same idea ng draft na ginawa dito ng homeboys. Pero wait. Is that what I think it is? Hindi natin nakita last pick. It's a Leomord. Oh, tama ba to? This is a Leomord? Sa wakas! It finally happened! Ang tagal ko na to. Okay, ano? Pwede na tayo! Pwede na natin gawin, Brigida, yung gusto natin gawin. One, tagal na. Two. Mamaya na siguro. Mamaya na lang. Binilangan ko ni. Rabi, okay. Ngayon, gusto ko sabihin sana yung Farsa, problema. Okay. Pero ngayon, may Leomord dito si Hoda at Twisted Minds. Okay. Kaya nila lasunin ni. Pero, yung sinabi mo, yung sinetapan mo kagad dun sa magandang intro mo, may Ruby kasi. Yes. Yung Don't Run Wolf King, sobrang ano, laki ng halaga yan para masira yung tempo ng team fighting ng Twisted Minds eh. Kahit unting-unting oras lang sa patayon. Considering na ang tataas ng mobility dito ng mga members ng homeboys. So, bigyan mo lang sila ng kaunting oras. Yeah. At si Sepat ay kadalasan naman nagsistick with the tanky item builds on the Ruby XP niya. So, siya talaga yung pwedeng mag-serve dito as tagaharap at tagasalo ng mga karamihang ng magiging damage dito ni La Nor or ng Twisted Minds. And basta hindi mo siya agad-agad mapalo, which is likely naman masusustain niya since yung innate spell buff din, plus yung kunat na meron ng Ruby, kasi ayan, no, compared to Sword. Ngayon pa lang, nakikita na natin yung amount of damage na nai-inflict nila Kufin and nila Oda. Yeah. At saka yung Leomord na yan, naka-warcry siya, parehas dyan sa Roger. So, same idea, yung Roger at yung Leomord gusto nila maghintay. Nakapag-last hit doon sa EXP crab naman. Si Hoda. Pero konting laman, parehas level 4 naman yung dalawang jungler. At makaka tabla naman sila in terms of the XP. Yung mid lane minion wave na bigay sa dalawang roamer pero si Troll mauuna na meron siyang Minoan Fury. Sepat, nandito na para tulungan dito si Sorn. Chibi, malapit na rin para makapag-contest. Lamang na siya sa level. Sepat, mukhang meron siya makahatak doon isang miyembro ng Twisted Minds. Si Sanji mahuli dito pa rito na yung kabayo ni Hoda. Tadigidig. Pero tignan mo, dahan-dahan. So, hindi siya tadigidig na tadigidig. Oh! Coming! Pumasok, kinapit naman yung ultimate ng Ruby bilang isang Valentina pero siya naman yung makakanta nandito. Hoda mapipitas na sipa ni Sorn. Sino may kailangan ng kabayo kung meron naman kayo taga martial arts? Sepat na huli itong si Coffin. Si Troll sinusubukan niya para hindi siya mahuli dito. Makakatakas siya. Ginamit yung motivation roar. Makapag-heal pero si GP makakakuha ng pagong. At pakiramdam ko ay ang unang turtle fight na yon ay statement na agad sa kung gaano kalaki ang magiging impact ng napag-usapan nating Don't Run Wolf King. Kasabayan pa yun nung napakataas na damage output na sumasakto mula kina Udil and of course Sorn na as we mentioned, gusto talagang mag-lean towards yung palu na Cho. Yung itemization na meron ka rin kahit pa paano parang additional na kakayahan magbabad or at least mag-poke din dito sa mga members ng Twisted Minds. So now, as you can all see sa ating mga harapan. Grabe talaga. Ayan na ang pinaka-importanteng ingredient ni Sorn sa bawat kalabag. May pamilya bap eh. Kung may pamilya bap ka na lumipat dito hanggang Riyadh, Saudi Arabia. Pero grabe si Sorn, sinipa si Troll, pabalik ng Malaysia. Ganun lang kagad yung combination nila.
Sipa, Burst, at TP. May bago siyang combo. Ano? Recall, recall, Way of the Dragon. Recall, 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 recall. Recall, 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 recall. Maraming recall. Na ako na, ano, nabubulol na ako kasi ang importante ay... Recall. Dami nun. Mas marami pa siya doon sa combo na kinumit. Pero ito na, nagpumit na! Itinawag dito si Barbiel. Sabi ni Barbiel, Boss, masyado maaga ata. Pero yung Twisted Mind sabi, hindi yan maaga. Saktong-sakto yung laban natin. Yung homeboys mag-force back dito. Hindi nila mababasag yung Tori. Pero nakapagkuha sila ng gold doon sa shield. Yep. Kahit papano ay malaking bagay yon, especially for Nets. Eh si Nets pa naman, yan yung sa homeboys. Pinakatahimik siguro nating pwedeng i-consider na player, lalo pag in-game. Kasi yung out-game, ibang usapan yun. Kapag ka na kapanayan mo si Nets, marami rin siyang mga maiinit na mga pahayag na mamaya aabangan din natin, lalo na kapag ka nagtapat sila ng Team Spirit. Kasi sabi niya nga ay super excited siyang makatapat ang Team Spirit. Pero wow, ang ating pagong ay nasa stage na rin. Oo. At ngayon ay pinipwestohan na ng dalawang teams natin. Oh, nakita yan. Joke lang, hindi ata nakita. Uy, pero meron na. Sipa na naman dito si Zorn. Kawawa naman talaga dito si Sanji. Hindi pinapag-ML. Pero Twisted Minds, kumagating sila. Pero double kill na dito si Odile. Si Chibi makakata kasi Hoda. Hindi niya ata aabutin yung Tore niya. Nahuli na naman. Yung Don't Run Wolf King nga. Yung second skill ng Ruby. Nakakapagsira at basag ng tempo ng laban para sa Twisted Minds. Namuntikang triple kill yun for Udil. Kinailangan lang niyang mag-rely sa mga basic-basic eventually kasi nga, ubos na ang kanyang mana. Pero nonetheless, ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na nakita natin dito, aside from the Don't Run Wolf King, yung merong Jeet Kune Do rin dito si Zorn. Oo. Yung talagang pagpigil nila sa gustong, sa kagustuhang tuwak mo papalayo ng Twisted Minds. Grabe. At the Phantom Steed, hindi niya magkamit. Pero yun ang bawi ngayon ng Twisted Minds kay Zorn. Well, Twisted Minds ngayon, pag nakita nila si Zorn, wala nang kasama. Sige, ito na lang. Kanina pa tayo to, ano, tinitipihan. Ay, naku, pero si Kapin yung mahuli. Ito nga naman talaga yung problema pag Farzad binigay mo kay Odile. Kontrolado na kontrolado niya yung sentro ng mapa. Pero si Hoda naman habulin dito sa likod ng Tore niya. GB, Odile at saka si Sepat. Pinatay yung jungler ng Twisted Minds. Ito ay isang napakalungkot na laro para sa isang Leomord na gusto sana magiging aggro kasi katulad na lang yan. Isa na naman ang nasetapan and that's going to be Sanji na sabi mo nga hindi na pinaglaro ng MLBB at todo convert, todo objective din ang ginagawa ng homeboys ngayon. Tila ba sobrang nagmamadali? Oo, sinasabi dito ni Sanji. Grabe boss, ang hirap na, kasi Pilipino yung coach nila, dyan si Coach Lirik eh. Oo. Grabe boss, ang hirap naman mag-ML pag homeboys yung kalaban, tas may Chou si Zorn, tas may Ruby si Sepat. Pero in Arabian. Oo, dalawa yan ha. Si Lirik at si Mike Sama pa na-analyst nila. Ay, oo, si Coach Mike Sama. So, aray ko grabe naman! Si Hoda, nahuli na naman. Kitang-kita mo talaga eh. Pag may informasyon at may vision dito si Udil, wala siyang hiya na gamitin yung feathered airstrike niya. Pero sa lalim na Tori, si Zorn medyo nag-asim, pero makakatakas siya. Habang si Chibi kinakalmot lang yung Tore, wala pang 8 minutes, basag na yung Tore sa gitna, sa yung second tower. Oo. Sa bottom lane. Gusto ko lang sabihin, na 11-2 na yung ating kill score pero si Nets ay nananatili 0-0-1. Oo. So siya yung kumbaga tumatrabaho lang din para dito sa kanyang kupunan na kapag kasumali pa sa team fight natin mamaya ay hindi mo na alam kung gaano pa kataas yung damage na pwedeng ilabas ng homeboys kontra rito sa Twisted Minds. And ayun na nga, wow! Isa silang nahuli though, speaking of damage. Bawing-bawi kay Sepat. Okay, XP laner na wala doon. Pero yung third turtle of the game, pupunta dito para sa homeboys. Grabe, kawawa talaga yung ano. Ipin mo, may kabayo yung Leomord, pero yung prioritize niya gloves. Pero tama naman kasi nabon niya ata Sky Piercer. Oo, kailangan niya lang mag-build ng damage dito. Okay lang. Hindi pa natin sobrang ramdam. Pero aside from that, kasi hindi rin siya nabibigyan ng opportunities para iparamdam. May napapick off na naman dito, pero si Hoda makakataka. Si Troll, ganamin yung Long One Fury para makapag-zone out. Yung knock-up, yung damage, yung blazing the wind ni Nets. Ito naman si Kabayan Nets. Nakapag-double kill naman dito sa Riyadh, Saudi Arabia. May ka na triple kill, pero mapapurstan siya. Kailangan niya mag-BMI at buhay si Nets. Okay. At dalawa ngayon ang napitas mula sa side ng Twisted Minds. Ngayon ay unti-unti nang nakakalapit ang homeboys sa mga inhibitor turrets na kanilang hinahawakan.
madedepensahan nila ito kahit papaano, pero maging yung shockwave ay na-proc na dito para sa unang or sa mid lane inhibitor turret nila, at magmamanage lang ulit ng waves ngayon ng homeboys, dahil kung titignan at susumahin natin yung nakikita nating laban, hawak na talaga nila ngayon yung control, even yung lead. This is a 10k gold lead na tinitignan natin in just 9 minutes. So kada minuto, ilang gold ang naiipon ng homeboys. Grabe talaga. Buong mapa, kontrolado. Gutom na yung kabayo ni Leo Morde. Hindi na hindi na bigyan ng pagkain. Pasensya na, Barbiel. Mahirap ang ekonomiya ngayon. Kasi lagi na invadean tayo lahat. Kung saan tayo pupunta, andun naman yung feathered airstrike. Hindi, simple way to put it, hindi pinapalaro ng homeboys yung Twisted Minds ng MLBB. At alam mo ba, yung improvement dito ng homeboys at saka... Gusto ko dito rin i-highlight si Nets. Kasi na katulad ng sinabi ni Francis OSX na na-meet ko si Nets sa breakfast buffet. Breakfast time sa buffet. Oo, pero dinner time na 'yon. Tapos tinanong ko siya na, "Oy Nets, kumusta?" Sabi niya nakapag-scrim siya. Hindi ko sasabihin anong team na scriman niya, pero nasabi niya meron sila nakalaban or na-scriman na team na sobrang malakas. Okay. Sasabihin ko lang, top tier. Ay! Sabi niya, tinanong ko, kamusta naman yung screen? Sabi niya, kaya boss, nakakasabay. So, knowing that yung homeboys, yung ka-scream nila ay yung top tier teams ngayon sa torneo natin. Kaya pala nakita natin yung improvement talaga nila, na matulis yung laro, walang takot. At nagre-reflect yun maski sa kanilang pagiging kampante sa kanilang comfort picks. Hindi nila masyadong kinailangang magpalit o magbago. Ito yung signature show naman ni Sorn. Alam pa rin naman natin yung threat ni Chibi on these kinds of junglers. Udil, naka-farsa pa nga, binalik yung nakaraan. Si Sepp at pinaninindigan tong Ruby, di ba? Pero nakikita mo pa rin yung performance nila and how they're able to actually show us na ganito sila formidable na naman sa ating torneo at sila'y kumakatok na nga sa base ng Twisted Minds. Double set ata to. Hintayin natin yung mga setup ni Sepat. Yung setup ni Sorn, Tore lang muna. Tinatrabaho lang Sepat! Grabe! Ang haba ng hila na dinala doon. Pero dalawang miyembro ng Hobo sa nawala kagad. Twisted Minds, sinusubukan niya ata. Nilang defensahan to. Saji mahuli. Sorn, sinipa si Saji. At mawawala dito yung EXP laner at saka yung mid laner. Make it over as well para sa Twisted Minds. It is 3 down para sa Twisted Minds. Dalawa lang napitas sa homeboys at titingnan nila, gusto na nila tapusin yung laro pero kulang pa ata kasi wala si Nets, wala yung marksman nila, pero meron naman silang Roger. Hinihintay lang nila, pinupokus na lang nila yung base. JB, ang taas ng damage, wipeout para sa homeboys, double kill for the Roger, at ang panalo sa serye na ito ay mapupunta sa homeboys ng Malaysia. Quick and easy, napakabilis na sweep na nagmula sa homeboys. Hindi man lang umabot ng pangalawang Lord, mas marami pa atang tinipi si Sorn kesa pinalag ng kanilang kalaban this time around for Twisted Minds. Mukhang madami pa nga ata talagang kailangang ayusin as we go on Group C. Masasabi ko lang para sa laban na to, and it's very visible din sa mga mukha ng mga players dito ng Twisted Minds. Pwedeng tilted na rin dahil doon sa they're really disappointed sa naging play nila. Kitang-kita naman yan. And napaka-aggressive din kasi ng kalaban na it's as if hindi na sila hinayaan na makabawit. At hindi na rin talaga hinayaan din mismo ni Sorn na makakuha pa sila ng kahit anong impormasyon, dahil sabi nyo nga...